Miguel eh. Anong ma'am? Sir! Asa na naman yung kaibigan mong yan? Halika nga, hanapin nga natin. Congratulations, Asikman. Job well done. Saludo kami sa'yo. Tapos na, May. Okay ba, sir? Eh, ma'am, okay na po pala yung library eh. Sabi niya po kanina, hindi pa. Anong, ma'am? Sir! You're Ryan's sister, right? Kilala mo pala si Ryan? Basta yung mga sikat dito sa campus, hindi nakakaligtas sa akin yun. I'm Krishel, by the way. Yelena. Actually, may purpose yung paglapit ko sa'yo. Since your brother, Ryan, is part of the foreman, then ibig sabihin nun, madadala ka sa popularity niya dito sa school. Ganun ba talaga yun? Ganito yan. So, some athletic teams are gonna invite you to be their muse, yung iba namang art classes, kukunin ka as their models, or magiging artista ka ng mga plays dito. Unahan ko na sila, and I'm gonna invite you to join our squad. Isipin ko muna yun, ha? You don't have to think about it. Madali lang. You just have to audition. Yelena, I'm gonna go ahead.
Sige. Nice meeting you. Yeah. Anong ginagawa mo rito? Nag-aaral. Pumapasok. Nakalimutan mo na ba na nakakuha ko ng scholarship? At dito ko napiling mag-aral? O gusto mo bang paalala ko sa'yo kung saan ako nakakuha ng scholarship? Alam mo, kahit tatlong scholarship pa ang meron ka, hindi ako maniniwala makakapasok ka dito. E taga-Gilage ka lang ah! Ryan, tanggapin mo na lang na itong mukhang to, eh makikita mo rito paminsan-minsan dito sa school mo. Na-school ko na rin. Hoy! Maano nga yan, oh? Pwede mong pakidampot tong outsider na to at itapon sa labas. Manong, hindi po totoo yun. Dito po ako nag-aaral, di po ako outsider. Labas ka, labas! Pero maniwala kayo sa akin, Manong. Dito ako nag-aaral. Labas! Lusot ka pa! Ikato ka sa labas! Labas kayo, Manong! Dito ako nag-aaral! Labas ka. Manuel Alquesa. No! Jose P. Laurel. Bakit na lang kasi nila yung pag-usapan natin? Mas masaya siguro kung love life nila yung pag-usapan natin. Para naman may color yung topic. Yung mga naging girlfriends nila. Kaya alam mo ba? Kung sining mga naging partners nila sa buhay. Alam ko. Pero bago natin pag-usapan yung isang pagkatao ng isang tao, di ba mas maganda kung kilalanin na muna natin yung pangalan nila? Pag hindi, para ka nangangapaan yun sa dilim. Para ka nakikinig ng chismis. Eh kasi... Kasi wala akong hilig sa mga presidents natin eh. Showbiz personalities. Pwede pa yun. Go ako dun. Local, foreign, kahit ano. Madonna, ang totoo, wala ka talagang hilig sa pag-aaral. Kaya nga nandito ako sa harap mo eh. Teka, sinasabi mo mabubita ako? Patuloy na lang natin yung pag-aaral natin sa ibang araw. Tumatakbo yung oras. Eh, bayad naman ni Mami yung oras mo, di ba? Manong, estudyante ako dito. Dito. Manong, ano ba? Guard! Guard! Saan mo siya dadalhin? Bakit? Anong kasalanan niya? Outsider to, sir eh. Malalabasin ko lang. Ano ka ba naman? Estudyante natin yan dito. Student janitor din. Ano, narinig niyo ho. Sabi naman po sa inyo, estudyante ako rito eh. Tsaka janitor. Salamat po, ma'am. Ma'am na naman. Sir! Salamat po, sir. Kung ako sa'yo, pare, magpapasalamat ako na si Miguel nag-aaral sa school natin. Labo mo naman yata. Eh, nababad trip nga ako tuwing nakikita ko yung Miguel na yun. Ilabas mo bad trip mo sa kanya. Sino kaya may sabi sa atin na hindi dapat tayo pumatol sa mga katulad nila? Dude, hindi natin sila ka-level, no? Hindi naman natin papatulan, eh. Pagtitripan lang natin. Yun yun mismo. Paglalaroan lang. Hoy! Parigoy! Parigoy! Kumusta? Kumusta, schooling? Obvious ba? Sobrang saya. Kasi araw-araw ko nakita si Helena. Kaya taas ng energy ko, Parigoy! Alam mo, obra sa kawae niya pagka-addict mo dyan sa Helena yan eh. Bakit ba eh? Masaya ako. Ikaw talaga! Maghapo ka na nga sa eskwela pagkatapos bardada pang inaatupag mo? Hindi ka naman nahihiya sa akin? Ako na nagbabantay sa tindahan. Wala kang naitutulong sa negosyo natin. Hala, uwi! Magtrabaho ka! Okay, Parigoy. Hindi ka ba nahihiya sa akin? Puro ako na lang ang gumagawa! Hindi ka ba nahihiya sa akin? Sa bahay! Excuse me. Sorry. Hindi, okay lang. Madumi. Okay lang. Hindi, okay lang yan. Ako na bahala rito.
Gusto mo? Salo? Ay! Brian, be considerate naman. Kanina pa napapago yung student janitor sa kakapalish ng floor. Huwag mo naman dagdagan. Ano bang pake mo? Eh, trabaho naman niya yun eh. Bakit? Trabaho mo rin ba magkalat? Malis ka na. Ikaw naman, Mix. Hindi ka man marunong magalit. Eh, ginagago ka na nga nun, pangiti-ngiti ka pa dyan. Ayoko kasi mabadrip si Bayo eh. Kaya okay lang na ako mga dumampot na mga kalat niya. Ah, ganun. So, nag-enjoy ka maglinis. Yung pala gusto mo. Eto. Sandy! Pangarap namin ni Maylene. Kilala mo yun, di ba, si Miss Vietnam? Magtatayo kami ng interior design office sa New York. Nakakuha na kami ng space na ililease. Siya daw ang bahala sa marketing, ako naman na sa production. Pero sa US, eh, risky yan. Danny, you know me. I don't run away from risks. Saka malaki ang chance akong mas makilala kung doon ako magpa-practice sa New York. Dumating na tong chance na to, hindi ko napapakawalan. How about us? Well, this is the time to prove na kahit long distance ang relationship, it will work. No. Kung nasaan ka, nandun ako. Eh, papaanong work mo? Pwede naman ako maghanap ng trabaho doon eh. Ang importante, magkasama tayo. Binobola mo ba ako? Susan, ikaw ang buhay ko. Kung nasaan ka, nandun ako. Nagkamali. Feeling ko, parang na-conscious ata ako eh. What did you, I mean, idea mo ba yan? Oh, ano ba? Well, medyo, humingi din ako ng tulong. Miguel! Saan ka pupunta? Linisin mo itong gym. Dali, bilisan mo! Si Mr. Dakoykoy. Kontrabida. Sino ba ang kontrabida? Si Mr. Dakoykoy o si Ken? Pareha sila. Alam mo, huwag mo nang idamay si Mr. Dakoykoy dyan sa inis mo. Pinayagan ka na nga niya maging student janitor dito eh. Don't forget that, Migs. And pwede ba? Kalimutan mo na nga yung Yelena yan? Eh, bakit hindi ka ba tumitigil sa pagbabawal sa akin kay Yelena? Alam mo, mahina pa talaga yung pick-up mo. Talagang nagmamanhid-manhiran ka lang. Hindi mo ba nakita kanina nagkakagustuhan na si Yelena at si Ken? Migs, wala ka ng chance sa kanya. Kamusta na nga pala yung mga anak mo, Ayesa? Nakapag-adjust na ba sila dito? Yeah, I think so. Dito na rin sila nag-aaral. Sa Pearl of the Pacific University. Oh! I heard din din si Sandy. Yeah. Cynthia. Yeah? Si Dali ba nasa office ba? Oh, bakit?
May problema ba? So, totoo pala yung naririnig kong magmamigrate na kayo ni Susan sa States. You know what, Danny? Very efficient yung papatakbo mo ng production department. And to tell you honestly, wala akong nakikita pwede ipalit sa'yo. Now tell me, what would change your mind para hindi ka na mag-resign? I'm sorry, sir. Munang loob ko eh. Aminin ko, ngayon ako naging masaya sa buong buhay ko ulit eh. With her. With Susan. Tumatanda na ako, pero gusto ko naman sana maging masaya itong mga huling taong sa mundo. Hindi ka naman talaga mapapigil? Alam mo, Dr. Evelyn, nasabi ko na kay Susan na kung nasaan siya, nandoon din ako. Baka tumatawa ka sa sasabihin ko, pero only death can separate us. Alam niyo, before I met her, my life was dull. But when she came along, nagkaroon ng kulay. Naging masaya. Susan is my butterfly. Pwede ka na bang sabihin na girlfriend kita? Officially? First date pa lang natin to, Ken. I know, but doon na naman tayo papunta, di ba? And I know, yeah, feelings for me. Kahit i-deny mo yan, hindi ako maniniwala. Nakakabigla pa rin eh. I have to admit something to you. Elena, mula bata ako, I've always had feelings for you. You saved your life. Tinaya ko buhay ko para sa'yo. Dahil ganun ako importante sa akin. Alam mo, nung nalaman ko babalik ka, sobrang saya ka talaga. Kaya kahit anong mangyari, hindi kita pakakawalan. Hindi ako papayag na hindi kita maging girlfriend. Pressure mo naman ako, Ken. Wala ata ako ibang choice kundi umamin na yes, Ken. I love you too.